Isa sa mga hindi malilimutang mga kwento ng Rated Corina at talagang pinanood ng napakarami ay ang kwento ng pag-ibig. Pero hindi lamang basta't kwento ng pag-ibig, kung hindi tungkol sa mga nagkaibigan na napakalayo ang agwat ng kanilang mga edad. Eto na ngayon, babalikan natin ang mga kakaibang love story, pampakilig, na magpapatunay sa ating lahat na love knows no age. Hindi po natin pwedeng turuan yung puso natin. Yung isip po natin, pwede po natin turuan. Pero yung damdamin po natin, hindi po natin sila pwedeng salungatin. Siya si Apple May Pumantok. May bahay at nakatira sa San Miguel, Bulacan. Sa unang tingin, hindi mo akalaing 24 years old lang si Apple. Medyo pinatanda ng kanyang pinagdadaanan sa buhay ang kanyang murang edad. Wow, ang ganda! 18 years old pa lang siya nang ipinanganak niya ang kanyang panganay na si Angel. Hanggang sa ito'y nasundan ng nasundan. Dahil maagang naulila at hirap sa buhay, hindi na nagawang makapag-aral pa ni Apple. Hindi na rin siya makapagtrabaho dahil sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. At katuwang ni Apple sa pagtataguyod ng kanyang mga anak ang kanyang butihing mister. Meet Jose Oblino, ang nag-iisang asawa ni Apple. Mas kilala sa tawag na Tatay Joe. 73 years old na siya, tubong San Ildefonso at isang mag-uuling. Lalaba ako noon sa mga ilog ko namin. Nakitaw ako. Tanghali ang tapat noon. Ay, Apple. Sabi, ba't ikaw yun yung naglalaba dyan? Baka mamaya, hindi ka pa yata kumakain. Matapos maulila, tumira si Apple May kasama ang kanyang mga kapatid na minamaltrato at inaalila siya. Pinahihiya po ako doon. Pag minsan, duro-duro ho ako. Wala daw po akong kwentang kapatid. Ito'y ganyan ang ginagawa sa akin. Kaya ako naman po lahat. Ako lahat nag-alaga po ng mga anak noon. Ako pa ang masama. Naawa ako dahil wala nga magulang na. Isa pa, yung kapatid na nandun na kurungan, naalipin siya. Tapos pinalo pa siya sa ulo dito ng pala. Naging apple of Tatay Joe's eyes na nga itong si Apple May. Matapos niya itong kupkupin hanggang sa nahulog ang kanyang loob sa dalaga. Kaya dito na siya nagdesisyong ligawan si Apple May. Dito ko na lang. Gusto kitang ligawan. Sabi po niya sa akin, pwede ba kayo tayo niyang ligawan? Sabi ko, patagal-tagalin pa natin. Yung niligaw na, kinilig po ako nun. Sabi ko, sige na nga ako. Baka ka mamaya, magbagong isip ka. Hindi naman ho siya nananakit. Hindi naman ho kaano sa akin. Eh, minahal ko ho siya. Ang hindi alam ni Apple May, si Tatay Joe pala ay may asawa. Noong mga panahong yun, may malubhang sakit ang asawa ni Tatay Joe na si Lolita. At alam ni Tatay Joe, hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang misis. Kaya nagpaalam pa siya sa kanyang misis kung pwede ba siyang mag-asawa ulit. Mag-asawa na ako iba. Sabi ko, dahil ang pangailangan ko kako, hindi mo lang kaya ibigay. Muta ko dito, galit na galit yung mga anak ko. Buhay pa niya nanay, nag-asawa ka na. 2019, binawian ng buhay ang misis ni Tatay Joe. Nagluksaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nakatagpo naman siya ng pag-asa kay Apple May. At akalain mong sa kabila ng edad ni Tatay Joe, nabigyan pa niya ng 5 anak si Apple May. Strong! Kasi pag gabi, walang libangan, walang radyo. Radyo. Yun, dumami ng anak namin. Kahit na malayo ang agwat ng kanilang edad, ang kanilang pagmamahala naman ang naglapit sa kanilang mga puso na naging sandigan ng kanilang masayang pagsasama. Kung gaano ko ka mahal yung dati, ganun din pagmamahal ko sa kanya.
Basta kako yung mga anak natin, mahalin mo rin. Eh, mahal-mahal ko po talaga po siya. Kahit nga siya ganun, kahit oh, mahina na siya, kaya ko po siyang alagaan. Kung si Tatay Joe ang naging knight in shining armor ni Apple May, tila natagpuan naman ni Bonnie ang kanyang fountain of youth. Hindi mawala ang ngiti sa labi. Excited? Aba, nag-lipstick pa. Fresh na fresh. Teka, sino bang inaabangan nitong si Bonnie? Anak? Pamangkin? No, no, no. Siya lang naman ang asawa ni Bonnie. 37 years old, matipuno, moreno at magiting na lifeguard ng isang paradise resort sa Calatagan, Batangas. Isa rin siyang mangingisda. Siya si Nilo Nies. Aba, tindig pa lang, mala-action star na ang datingan. Ang hindi alam ni Bonnie, 10 taong gulang pa lang si Nilo. May crush na pala siya kay Bonnie. Anong nakita mo sa kanya na 10 years old ka pa lang? Meron ka ng gusto sa isang babaeng matanda sa'yo? Kasi po ma'am, sa kanya ko po nakita yung mga ideal girl ko na hinahanap sa isang babae. 10 years old ka pa lang, meron ka ng ideal girl? Yes ma'am, parang dream girl, parang pinapangarap. So parang sa kanya ko nakita lahat yon. Ganun ba yon? At ano-ano naman yung mga yon na nakita mo nung 10 years old ka pa lang, Abel? Tulad po ma'am, nung nakikita ko po kung paano siya mag-alaga sa pamilya niya, sa mga anak niya, at especially po sa asawa niya. Kaya yun po ma'am, sobra po akong na-amaze. Namatay ang mister ni Bonnie dahil sa atake sa puso. Dahil sa lungkot at pangungulila. To the rescue naman itong si Nilo para kay Bonnie. Nakikita ko po siya malungkot. So, hindi ko po yun, parang ayoko po siya nakikita ng ganun. Kaya yun, inano ko na po yung feelings ko sa kanya. Yung parang nagpaparamdam sa kanya na manligaw, ganyan. Tapos lagi ko siyang pinapasaya para kahit pa paano malaman niya na may karamay siya that time na nangyari sa asawa niya. Yung pagsisibak ng kahoy, pag-iigib ng tubig, yun, nagawa ko po sa kanya. Aba, talaga naman. Hindi ka nagkaka-girlfriend nung teenager ka? Ma'am, nagka-girlfriend naman po ako. So yung pag-girlfriend ko po is ano lang po, parang ano lang, hindi siya seryoso. Nung una, ayaw ni Bonnie na sagutin si Nilo dahil hindi daw niya maisip ang makipagrelasyon sa lalaking halos para na niyang anak. Ano ang meron sa isang mas matanda sa'yo, di hamak? Nawala sa kaedad mo. Parang marami na silang alam sa buhay at saka sa mga problemang darating sa buhay natin. Sa kaedad ko po, parang wala pong seryosong relationship. Ah, ganon. Okay. Hindi ka naman naghahanap ng nanay. Hindi naman po. Kasi po, may magulang pa naman po ako eh. O ikaw naman, Bonnie. Noong dumidiga na sa'yo itong si Nilo, ano nag-reaction mo? Siyempre, nagulat ka. Nagulat talaga, ma'am. At saka, pinagalitan ko nga siya. Pinagalitan mo? Hindi mo pinalo? Hindi naman. Hindi na ba? Ano sinabi mo sa kanya? Sabi ko nga, ibaling mo lang yung pag-ibig mo sa may mga kaedad ba niya. Kasi matanda na ako, baka lalaitin lang ng mga tao, pagtawanan. At dahil sa effort at consistency ni Nilo sa panliligaw, aba si Nanay Bonnie, bumigay na rin. At ang dalawa, naging official mag-jowa na. Kailan mo talaga nalaman na nalaglag na ang puso mo sa kanya? Nung namatay na nga ang asawa ko, mga 2 years. Mga 2 taon. Nang panliligaw niya? Panliligaw niya. Totoo. Para naan ko na rin ang loob ko kasi panay paramdam sa akin. Sa kagustuhan ng dalawa na magsama at patunayan na totoo ang pagmamahalan nila sa edad ni Nilo na 24. Aba, itinanan niya si Bonnie papuntang Mindoro. At matapos ang kanilang 11 taong pagsasama, ikinasal na nga sina Nilo at Bonnie. Ano ang nagsabi sa'yo na pwede mo na siyang pakasalan? Parang gusto ko na rin lang siyang makasama habang buhay. Bami forever. O Nilo, ikaw, sinasabi ng iba, di ba? Naku, iiwan din niya yan. Pag may makita yung mas bata sa kanya, ganon. Sa'yo ba, may forever din? Yes, ma'am. Kasi po para sa akin, si Princess po yung aking destiny at saka po, siya po yung aking soulmate. Bata po ako, hiniling ko po siya sa Panginoon. So, binigay po siya sa akin ng Panginoon. Kaya, iingatan ko po siya at aalagaan. Talaga pong tutuparin ko po yun. I love you. I love you too.
Hindi ka nag-alala, Nilo, kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Alam ko po, nagmamahalan po kami ni Princess at saka wala pa akong pakialam sa sasabihin nila. Basta ang mahalaga po, masaya kaming dalawa at mahal ko po siya. Ikaw naman, Bonnie, ano naman ang sinabi ng mga anak mo? Noong una talaga, ma'am, against talaga sila sa amin. Sa amin dalawa. Kasi baka daw ako payakin lang, saktan, masama ang loob ko. Pero hindi naman. Paano mo sila kinumbinsi? Sabi ko naman, ayos naman ang aming pagsasama eh. Wala naman kayo makita kay Nilo na ganun, sinasaktan ako, maganda naman ang ano niya sa akin, saka sa pag-aalaga niya sa akin. So, sinundan mo pa rin ang puso mo. Tama? Ano ang pakahulugan ng tunay na pag-ibig? Yung pag-ibig, para sa akin, hindi po yan pinipili. Kusa po yung dumarating sa buhay natin. At hindi po natin pwedeng turuan yung puso natin. Yung isip po natin, pwede po natin turuan. Pero yung damdamin po natin, hindi po natin sila pwedeng salungatin. Ang lalim! Para ako nalulunod. Para kina Nilo, Bonnie at Tatay Joe, Apple May, hindi mahalaga ang agwat ng edad at estado sa buhay pagdating sa puso. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi tumitingin sa panlabas na anyo, mas matimbang pa rin ang nilalaman ng heart. Totoo nga, love knows no age.